Ate Eunice Laurel Santos from the Philippines is also watching. Magandang gabi po dyan sa inyo. Ate Irene Arcelia Sales, good evening to po dyan sa inyo. Yan. Po, kindly just share this one. Kuya Jonathan Jimenez Giron is watching also. Yan, magandang gabi po. Baka meron pong nais na magpasalamat ngayong gabi. Ayan, you're welcome. Ayan. Welcome na welcome po kayo. Kindly just comment at the box below. Hindi po ako nagbablog, pero I'm welcoming everyone. Ayan, Ray Junji Senior Barikit. Ayan, good evening. Patricia May Garcia. Crisel Jamino is watching. Maricel Andal is also watching. Ayan, blessed evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan. So, sige po, kindly just comment at the box below kung tiga saan ka ba. Tiga saan po ba kayo? Kami po ay tiga Bur, Dubai. Yan, Karama, Bur, Dubai. Baka meron po dito yung mga tiga Bur, Dubai din. Or saan kayo malapit? Ayan. Meron po ba dito mga tiga Riga? Ayan. Dahil ang ating pong hashtag for this night is hashtag BS Riga. Ito pong ating live ngayon, or sabihin na natin telecast natin ngayon, or broadcast natin ngayon, ay solely also for our BS in Riga. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Baka meron pong gustong mag-testify or gustong magpasalamat kay Lord, libreng-libre po, babasahin po natin yan ngayong gabi. Kindly just comment at the box below. Baka meron kang kapatid. Meron kang gustong i-shout out din. Ayan. Kindly just tag them at the comment box below. Or if you have any testimony, ang pasalamat kay Lord kasi panibagong, meron kang bagong trabaho, meron kang mga bagong mga pangyayari sa buhay mo lately. So, libreng-libre po ang ating comment box. So, we are, yeah. So, ngayon po ay hindi na natin pakakatagalin pa. Yeah. At tayo po yung magsisimula na. But before we start, ayan, inaanyayahan po namin ang lahat na yumuko at pumikit. And we will pray just a short prayer para po sa ating Bible study. So, samahan niyo po ako. Sumandali po tayo muko at pumikit. Hallelujah, Lord. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo ngayong gabi. Itong gawain na ito, Panginoon, ay sa iyo. And we are praying, Lord God, that you will make move into each and everybody of us, Panginoon, na lahat, Panginoon, na nakatune in, sa lahat na nakatap, Panginoon, sa aming broadcast, sa lahat, Panginoon, this, Lord God, night, this Bible study night is yours, Panginoon. Bine-welcome ka na namin ngayon pa lamang. And Lord, we desire that your word will be a two-sharpened, two-edged sword, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Na Lord, it will be, Lord, having that kind of rema word, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, mapapanghawakan namin yung word mo ngayon gabi. And Lord, we will enjoy, Panginoon, yung salita mo ngayon. Lord, hayaan mo, Lord God, and let the Holy Spirit lead each and everybody of us, Lord God. Give us wisdom, knowledge, and even understanding, Panginoon, as we hear your word and as we enjoy, Panginoon, each other's night, Panginoon, na magkakasama kami ngayon, Lord God, dito sa amin pong Bible study, Lord God. In Jesus' mighty name, everybody says, so, magandang gabi po, again, sa inyong lahat. Ayan, so, bakit nga po ba tayo nagba-Bible study? Baka may mga nagtatanong, Pastora, why are you having a live Bible study? Para saan po ba ang Bible study? Baka kasi merong mga bago or merong mga tanong. Ayan. So Bible study, we have to really be connected with the Lord and having that kind of relationship when it comes in doing a Bible study ay mas lalo mo siyang nakikita. Mas lalo natin enjoy yung word niya. Mas lalo mo siyang mini-meditate. Yan. Mas masarap i-meditate ang salita ng Diyos, lalo na pag may kasama ka. And I'm really glad na kami po ay kaisa ninyo, nakasama niyo ngayong gabi.
at ready na po talaga. So, hindi na po natin pakakatagalin pa. So, this night, we will post our topic for this night. So, and, yeah, patiently waiting. Ayan, sino po dito yung nakapagtanong kay Lord na, Panginoon, ako po ay matagal na nag-aantay. Ayan, baka, sino dito yung mga nag-aantay or merong inaantay sa kanilang mga season o kani-kanilang buhay. Ayan. Sino dito yung mga nag-aantay? Sino yung nag-aantay na magkaroon ng bahay at lupa? Sino yung nag-aantay na magkaroon ng mga partners in life? Ayan. Sino yung mga nag-aantay dito sa provision dun, hindi lamang sa provision dun, sa relasyon na galing sa Panginoon na pinapag-pray mo, yung pag-iintay mo na dumami, lumaki yung church nyo. Ayan. Sino dito yun? Ayan. Yung mga excited ay sige, i-claim mo nga ngayon. Ngayong gabi, papanghawakan ko ang salita ng Panginoon. So, God is excited. Ako po excited po na makabahagi ninyo ngayong gabi. So, hindi na natin papakatagalin pa. So, why do we need, sabi dito, is there any time, sabi dyan, so we will start po, ang ating pong verse for this night ay James, chapter 1, beginning verse 3 hanggang 4. So, pero babasahin na po natin siya from James 1, verse 1 to 4. Pero, sige po, verse 3 to 4 muna yung nakapost. Sabi po dyan, in NKJV, sabi dyan, knowing that the testing of your faith produces patience. Yan. But let patience have its perfect work that you may be perfect and complete, lacking. Sino dito yung gusto niyang nag-aantay sa waiting patiently? Yan. Sino po dito yung gustong makatch up yung ganong klaseng, Lord, I want to wait patiently. Yan. With patience. Sabihin mo nga, patiently. Yan. So, ngayong gabi po, we will define ano po muna yung word na patient. Binanggit po dyan, sabi dyan in verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Ayan. Pag nag-aantay po pala tayo, or when we say the word waiting, kaakibat po lagi siya ng salitang patient. Ayan, ulitin nga po natin, patient. And when we will study yung word na tinatawag nating patience, bakit nga ba merong word na patience? Hindi pasyente yung tinutukoy ko ngayon, kundi patience. Pag sinabi nating patience, sabi dito implies, sabi dyan, in definition, sabi dito by definition, patience implies suffering, enduring or waiting as a determination of the will and not simply under necessity. Ulitin po natin. Patience implies suffering, enduring or waiting as a determination of the will and not simply under necessity. Ibig sabihin, nag-aantay, nagtsatsaga kang nag-aantay kasi hindi lamang sa kailangan, hindi lamang dahil kailangan kaya ka nag-aantay. But nag-aantay ka kasi meron kang determination to wait. Meron kang determination na mag-antay. Sino dito yung gustong magkaroon ng ganun ngayon? Hindi lamang ngayong gabi, kundi sa buhay niya. O po'y kinakatch ko ire. Ulitin natin ha. Patience implies suffering, enduring, or waiting as a determination of the will and not simply under necessity. Marami po kasi sa atin ngayon, nag-aantay sila kasi, for example, nag-aantay lang kasi nag-aantay ka ng bus. Diba? Kunwari, for example po, nag-aantay ka lang ng bus kasi gusto mo makasakay sa loob ng bus. Marami sa atin ganun eh. Maraming sa atin ngayon, nag-aantay kang bumili. Kunwari, for example, nag-aantay kang nakapila ka sa shopping center or anywhere
And then sa counter, kasi magbabayad ka. Ang pag-iintay daw po ay hindi ganun. Kabilang, sa kabilang banda, sabi ng Lord dito, ang pag-aantay daw po ay meron dapat kwenta. Sabihin mo nga kwenta. Maraming sa atin kasi ngayon, we are waiting, pero walang nangyayari. Meron tayong term. Sa mga single dyan, siguro lagi mo naririnig to. You, when you are waiting, sabi nila, ang single season daw po natin. Marahil yung iba sa inyo yung single, marahil may mga asawa na po ating mga viewers, commonly siguro mga 70%. Pero I will just give you an example na when you are active or when you are waiting patiently, ang pag-wait daw po ng pagiging wait, having to wait patiently is kailangan daw po may kwenta. Bakit kailangan, Pastora, may kwenta? Yan. Sabi na nga lang po natin, kunwari for example po isa single, di ba? Active ka, dito yung mga actively waiting. Ayan, hashtag active, I am actively waiting. Ano po yung Pastor, ano po yung ibig sabihin ng actively waiting? Ang equivalent pala ng waiting patiently sa mga single nating mga kabataan dyan or single nating mga kabayan dyan, kung nanonood ka ngayon at single ka, sabi dyan, ang active waiting is equivalent to waiting patiently. Kailangan po pala, nag-aantay tayo, hindi lamang sa mga single ito, kundi sa lahat. Kailangan pala, pag nag-aantay tayo, when we are waiting patiently, kailangan we are waiting for ako. Sabihin mo nga for ako. Yan. Kasi, sabi dito ng Lord, sabi dyan, sabi dito, when is the best time to wait? Is there any signs or signals that God prompts us to wait patiently? Pastora, meron po bang, or meron may nagtanong, kabayan din. Tinanong niya, Pastora, meron po bang mga signs? Or meron po ba talaga tayong sinasabi natin na, Lord, I'm waiting. Ayan, na, yung binibigay na ni Lord na, Shekainah, you are waiting. Ayan. Meron po bang signals o yung tinatawag nating meron po ba tayong mga signs and signals na ang Lord na mismo yung nagsasabi sa ating mag-wait. And number one, sabi dito, when our faith is being tested. Ang isa sa mga signal daw po na tayo daw po ay pinoprompt o yung talagang tinitik tayo ng Lord to wait or pinupush tayo ng Lord to wait, is number one, malalaman mo daw, when our faith is being tested. Ulitin nga po natin yung James 1 verse 3. Basahin po ulit natin. Sabi dito, knowing that the testing of your faith produces patience. Ayan. Marahil, nagtataka ka, bakit? So, ito'y para sa akin. Yan. You will catch this one. Sabi ng Lord dito, but let patience, in verse 4, have the perfect work that you may be perfect and complete, lacking nothing. Pero babasahin natin siya in verse 1. Papadaanan natin, in James chapter 1, samahan niyo po ako. Hindi ko po talaga actually sinama. Pero samahan niyo po ako, basahin natin. In James chapter 1, beginning verse 1, sabi dito, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. In verse 2, brethren, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Ayan. Sino dito yung nag-aantay ka kasi marami kang tila bagang ang daming bulusok, habang nag-aantay ka, ang dami mong testing. Ayan, sabi dito in verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Ang isa sa mga symptoms ay faith, or isa sa mga symptoms daw dito ay when our faith is being tested. Because bakit? Sa pag-aantay natin, or dun sa sinasabi nating pagkakaroon ng patience, dun masusukat ang isang tao kung paano siya nagtitiwala. Sino dito yung nag-agree doon? Yan. Ako po actually, siguro makaka-relate ka sa sasabihin ko. Marahil ikaw ay naghahanap ka ng trabaho ngayon. Sino dito yung naghahanap ng trabaho? Yan.
Just comment at the box below. Sino dito yung mga gusto pang, kumbaga, meron ka pang gustong, alam mo yun, ma-achieve sa buhay. Sino dito po yung ganon? And, sabi dito, masusukat daw na mas lalo pang pinupundasyon ng Panginoon ang pagtitiwala mo pagka nag-aaral ka with patience. Sabi dito ng Lord, knowing that the testing of your faith produces patience. Babasahin pa po natin. Hindi ko po talaga sinama dyan para mas lalo, para kayo po'y magbukas din ng inyong mga Biblia talaga. Electronic Bible. In James chapter 1 verse 5, sabi dito, if any, sabi dito in 4 po pala, but let patience have its perfect work that you may be perfect and complete. Sabi dito, why do we have to wait patiently and why do we have to wait patiently with faith? Sabi dyan, is there any signs or symptoms? Ang isa sa mga symptoms is having, kumbaga, inaayos ng Lord yung pagtitiwala mo. That's the first one. Second one, sabi dito, but let patience have its perfect work that you may be perfect and complete and lacking nothing. Sino dito yung nakapagtanong na kay Lord? Kanina, nagtanong tayo kung may sino naghahanap ng trabaho. Yung nagtatayo, yung parang, ano ka, may inaantay ka. Meron kang gustong ma-achieve. Meron kang, parang meron pang kulang. Diba? Sino dito po yung ganon. When you are in the waiting season, God will eventually put a desire in your heart to wait. Pag nasa waiting season ka, lagi kang ilalagay ng Lord dun sa paraan niya na hindi ka lang nagtitiwala, kapatid. Kundi, sabi ng Lord, kailangan dapat buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Sino dito yung gusto yun? Ayan. Baka marami kasi dito sinasabi nila, I'm waiting. You're waiting, pero is your waiting season is being growing. Kumbaga, is bountiful. Yan. Ang waiting season mo ba is, habang nag-aantay ka ba, nag-grow ka? Yan. Yan yung mga question natin. Nag-aantay ka, pero ano yung nangyari sa pag-aantay mo? Ayan, kapatid. You are waiting because for what cause? Ano yung dahilan? Sinasabi ng Lord dito, we have a testing of faith produces patience. Baliktarin natin, patience. Bago mo maano yung patience, yung word na patience, is kailangan you have to establish your faith to God. Ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang pananampalataya natin sa Panginoon, yung pinaka, diba? Sabi nga ng Lord, love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your strength. Diba? Babasahin po natin yon. Kasi marahil yung iba sa atin ay tila bagay nagtatanong kung paano pa palalawigin yung word na tinatawag nating faith or yung pananampalataya. Sabi dito, in Matthew 22 verse 37, sabi dyan, Jesus replied, sabi po dito, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. In 38, sabi dyan, this is the first and greatest commandment. Ayan. Ang unang commandment na binigay ng Lord dun sa pagbubunga ng pananampalataya ng bawat tao or bawat nilalang na nakakilala sa Kanya, sabi dyan, you must love the Lord your God with all your heart. Pastora, okay lang po bang mag-antay ako pero pag ganun-ganun yung faith ko? Or, alam mo yun, yung may faith ako sa umaga, pagdating ko sa gabi, wala na akong faith. O kaya may faith ako this week, pagdating next week, wala na akong faith. God actually saying in this one, sabi dyan, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. In order for us to be patient enough, in order for us to wait patiently, we must, sabi dito,
to build that kind of patience and faith. Sabi ng Lord, you must love the Lord your God with all your heart. Ang pag-aantay dapat yung actively ka na nakikipag-build ng relasyon sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na nag-aantay tayo, nag-aantay ka lang, nakaupo ka lang. Di ba parang yun yung tinatawag natin ko, yung term na wantamad, nanga ka lang dyan. Di ba? Gusto mo ng trabaho, pero wala kang ginagawa. Di ba? Maraming mga tao ngayon na they are, eto yung gusto kong marating. I want to be a businessman someday. I want to be a businesswoman someday. I want to have a lot of money someday. Pero ano kapatid, ano yung ginagawa mo habang nag-aantay ka? Ano yung ginagawa mo dun sa process? Sabi dito ng Lord, if you want to have faith, if you want to wait patiently, sabi niya, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul. Unahin mo siya. Yan. Number one, sabi dito, kailangan unahin mong Panginoon. Higit sa lahat ng bagay, before ka. Sabi dito in verse 39, babanggitin natin, a second is equally important daw po ito. Love your neighbor as yourself. This is Matthew chapter 22, verse 39. Bago mo mahalin, bago ka magmahal sa kapwa, bago mo i-build yung relasyon sa iba, kailangan build muna yung relasyon mo sa kanya. In order to wait patiently to God, we must first love God. We must first build a proper relationship to Him. Hindi ka pwedeng makapag-antay with faith kung wala yung pinaka-pinanggagalingan ng faith mo. Asaan? Yan, sabi ng Lord, sabi dyan, ang pinaka-greatest na dapat mong unahin o yung commandment na binibigay sa atin ng Lord, love the Lord your God. Marahil ikaw ay napapagod ka na sa Lord. Pwede bang magpahinga na po muna ako? Ayoko na po mag-antay. May dumarating po pa sa ganun. Yan. Kapatid, kung ikaw to, just tune in. May gagawin ng Lord. And then sabi po dito, balik po tayo sa James chapter 1. Matatapos na po ako. Saglit lamang po ito. And then sabi dito, in James chapter 1, beginning verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let, in verse 6, eto na po, but let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Marahil, kaya ka gumigive up sa pag-aantay, dahil kasi nakukulangan ka ng humingi ng faith kay Lord. Sabi dito, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Well, actually po, well, humanly speaking, sabi nga nila, pagka daw tayo ay bored, di ba? Scientifically speaking, when we are bored, we tend to do things that we actually don't like. For example, bored ka, di ba? Na-bored ka, napagod ka. Ang ginagawa mo una-una, yung iba, nag-i-stress eating, di ba? Yung iba naman sa atin, ang ginagawa, nanonood ng TV. Yung iba sa atin, iba yung ginagawa sa natural na dapat na gawin. Ganon ang example ng mga taong napapagod na mag-antay. Sabi dito, but let him ask in faith with no doubting. Ikaw ba'y dumarating sa punto na napapagod ka na ayaw mo na gumigive up, mabilis ka na bang gumive up ngayon? Oh, sabi ng Lord dito, but let him ask in faith, humingi ka ulit kay Lord. Marahil ikaw kaya ka napapagod mag-antay kasi, or nakukulangan ka ng magtiwala ulit kay Lord kasi nakukulangan na yung pananampalataya mo, kapatid. Sa atin, hindi lamang po ako din. All of us, sabi ng Lord, but let him ask. Ang faith po pala, ang pananampalataya pala, pwedeng hingin kay Lord. Pwede ka palang mag-request.
yung mga bagay na akala natin, di ba, ang sinasabi nila, faith without action is dead. But, dito po sa context, in biblical context, sinabi ng Lord, but let him ask, kapatid, kumita, kumita tayo kay Lord. Mamaya, after this one, we will ask the Lord. In verse 7, matatapos na po ko, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man and stable in all his ways. Yan. Pag ganun, parang wave. Kung saan ka dalin. Diba? Kung meron daw po tayong pananampalataya, or yung subok na pananampalataya ay hindi tayo madaling madala. Hindi lamang po ng mundo, hindi lamang ng tao, or kung saan man, kung sino man. The influence of Jesus Christ must be the first. Dapat si Lord. Yung purpose mo, yung purpose natin dapat, di ba? And then yung pinaka-last na po, ito na po yun. Sabi dito, is there any signs or signals? Number one, when our faith is being tested, yun yung number one. And then second one, tatapos na po ako, yun yung tinatawag nating pananampalataya, faith without action is dead. Yun yung una kasi, akala natin, di ba, sinasabi natin, kailangan ginagawa. Eh, kailangan hingin. Di ba? But let him ask in faith. In second one, for let not that man suppose that he will receive, dapat meron ka din ginagawa, kapatid. Sabi, is there any signs or signals that God promises to wait? Meron, number one, when our faith is being tested. Number two, kailangan dapat iayos. Kailangan there is an application of that kind of faith. Ang Diyos, ang nagtitiwala daw sa Diyos, ay never. Sabi mo nga, never. Never bumi or kayang bumitaw agad-agad. Do you believe on that? Dito po ako magpo-close in Psalms chapter 40. Actually po, in Old Testament, ito po yung closing trivia natin sa Bible study natin this time. Ang word na waiting ay makikita unang-una sa Old Testament time or sa Old Testament na Bible in Psalms chapter 40. Yan. Makikita natin siya in Psalms chapter 40. Sige kapatid, samahan mo ko as we close. In verse 40, sabi dyan, in 1 to 3. Sabi ni David kay Lord, I waited patiently for the Lord, excuse, and He inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth. Kapatid, if you are in a waiting, or nandun ka sa position na nag-aantay ka, sabi ng Lord dito, just wait patiently. Kamakailan lang last week ang ating po, top to the real tour. Yun ang ating po topic lang. Pero this week, sabi, wait, patience. We have to apply. We have, ang kasangkapan daw po ng waiting patience ay yung pinatawag natin pagtitiwala o yung faith. Bakit nga ba important ang faith? Because we need to exercise trust in God. Sabi, I waited patiently for the Lord and He inclined to me and heard my. Marahil yung iba po sa atin, pagod na tayo sa pag-iyak, pagod ka na sa pag-ngawa, yan, napapagod ka na. Pero this night, sabi ng Lord, merong ginagawa. Just focus to this, di ba? In Proverbs 3, verse 5 to 6, yung closing verse natin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Marahil ikaw, you are, ikaw ay, Lord, I'm okay na. Surrender to Him, kapatid.
you have to surrender. So, ngayon pong gabi, we will pray for one another. Ito pong Bible study na to, actually, waiting season is a time na kailangan nating mag-tap, hindi lamang mag-tap, but it is also a time, sabi nga, a time of not just refreshing, but a time to really know God. It's a time to build relationship to God. It's a time to hear your voice. It's time to, yung voice mo, ibulog mo sa kanya. Diba? It's time to hear your voice and even God's voice in your life. We have two types. Yan, as we close, we have two types. Meron po tayong manifestation and meron din tayong tinatawag na hiddenness. Ito pong mga terms na binabanggit po, this is just an example. Ang hiddenness po ay yung times na nilabaga, Lord, bakit hindi kita maramdaman? Nagtatago ang Lord, kaya hiddenness. And yung manifestation, that manifestation stage is when you are really enjoying the presence of God. Marahil na, nakakabasa ka, kilala mo si David, di ba? Si David po, before he became a king, he experienced persecution. He experienced a lot of things in his life na nasubok yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Yan. And even, for example, Job itself. And even yung mga, si Job, kilala po natin si Job, di ka ho. Wala ang lahat sa kanya in an instant, pero nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Moses also, he trusted God. Though he fainted in a little bit, kaya hindi po siya nakapunta in a promised land, pero nakita niya ang promised land, pinakita sa kanya ng Panginoon, pero he still trusted God. Ngayong gabi po, ano po yung bagay, or are you in a waiting? Meron ka bang inaantay, kapatid? Are you waiting patiently for something? You want to wait patiently for something? Lord, tingin mo sa Panginoon. And as we close, before we close po, I would like just to acknowledge everyone po na kasama namin gabi. Ayan. And we will pray for one another. Ayan. Sabi dito ni Ate Lenny Luntok, hinihintay ko mabuo muli pamilya ko. Ayan. Pray for me. Ate Lenny, God is still good. Madami pa siyang gagawin. He will make everything. Sabi niya, sabi dyan po in Psalm chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Marahil ikaw ngayon ay nandun. Or sa mga viewers po natin, hindi ko po alam personally kung ano po ang inyong mga prayer requests, pero actually timely po siya. Hindi lamang po sa inyo, actually sa akin din and even to the other people din po nang nag-send na kanilang mga prayer requests. The message is God is always on time. Especially this time. We have to pray for one another. We have to tap to the real source kung sino yung dapat na talagang source. And that is Jesus and that is God. The Lord lang. So, samahan niyo po ako ngayon. Tayo po'y sumandaling yung muko at pumikit. And we will pray for one another sa time or sa season of waiting natin pare-pareha. If you are waiting for a miracle, if you are waiting for a revival, if you are waiting for a completion ng something sa buhay mo, come on, sige kapatid, just close your eyes and we will pray for you. We will just bow your heads and God will do something the best this night. Kapatid, iaksaya yung panonood mo ngayong gabi. We will close it in prayer. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord God. Panginoon, kilala mo, alam mo. Kami, Panginoon, ay humihingi. Panginoon, Lord God, ang tawad sa'yo, Lord God. In behalf, Lord God, of everybody, Lord God, in behalf, Lord, ng J1 World Dubai, and even, Panginoon, sa lahat ng mga nakatap, na naka-broadcast, Lord God, we declare, Lord God, na ikaw, Panginoon, let your divine protection, even, Panginoon, Lord God, the forgiveness, Lord, humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon, right now, Lord God, kung may nagawa man kami sa isip, sa salita, sa gawa. Sige, kapatid, just ask for forgiveness kung meron ka mang nakasakitan, kung meron ka mang
sama ng loob or anything na gusto mong i-offer kay Lord na yung forgiveness na, ngayon pa lang, come on, just ask for forgiveness. And before we start to pray, we will ask for forgiveness. Sige kapatid, just ask for forgiveness to God. God, we declare that we are more than conquerors, Lord God, through you, Panginoon, at naniniwala kami may ginagawa ka na ngayon pa lang. Panginoon, if nagkulang man kami, Panginoon, dun sa word na tinatawag mong patience, kung nagkulang man kami dun sa panahon, Lord God, na bumigay kami, Lord God, or dun sa mga panahon, Lord God, na napapagod kami, Panginoon, Lord, kalingain mo ang buhay ng bawat isang nag-aantay, Panginoon, na meron kang gagawin, Lord God. Lord, we ask for your divine protection for each and everybody of us that are waiting for yung panahon ng pag-aantay namin, yung panahon na kailangan namin idulog lahat sa'yo. Lord God, we are asking, Lord God, for your strength. Lord God, Lord, we declare, Lord God, that kind of anointing that breaks the yoke of the enemy, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng parte ng buhay namin, Lord, sa pamilya namin, sa Pilipinas, Lord God, sa pamilya namin, in any other parts of the world right now, Lord, and even, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kaibigan, kakilala, lahat ng social circle namin ay balot ng banal na dugo mo. And we are asking, Lord God, right now, Lord, if, Lord, pour out the experience of your presence, Panginoon, Lord. Patuloy na mangusap ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, that our faith, Lord God, if we are in the shakening period, if we are, sabi mo, Lord, we are unshakable, Lord God, unshakable kami, Panginoon, doon sa mga bagay, Lord God, any kind, Lord God, ng destruction ng kaaway, Lord God, na masira yung pag-wait namin sa plano mo, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord God, ay pinapawalang bisa na namin. Dahil we believe, Lord God, yung pananampalataya, Panginoon, na galing sa'yo. Lord, I declare, Lord God, the faith that comes from you, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na nakatune in, sa lahat, Panginoon, na manonood, makikinig. And Lord, ikaw, Panginoon, Lord, paigtingin mo, Panginoon, paigtingin mo yung pagtitiwala namin. Lord God, we ask for that kind of faith. We ask for that kind, Lord God, of loving, of Abba Father's kind of love, Panginoon, na if nagkukulang man kami sa pag-aantay, Lord, you will supply all our needs according to your richness and glory, Panginoon, hindi lamang sa material na bagay, kundi, Panginoon, even the word patience, even the word love, even the fruits of the Holy Spirit, Lord God, ay Lord, we pray, Lord, na magbunga, na mangyari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we hold on to your promises. Lord, hindi sayang. It's not the waiting period namin ay hindi wasted. Lord God, we declare for every families who are tuning in right now, for every people that who are tuning in right now, kung kakabukas lang nila, kung kaka-connect man lang nila, Lord God, we are praying, Lord God, na everything works together for the good of those who trust in you. And we are praying, Lord God, that patience, Lord God, yung word na patience, Panginoon, in even the faith, Lord, i-harness mo, Panginoon, ilalo mo pang pagningasin yung pagtitiwala namin sa'yo, Lord God. Kung tingin namin, hindi namin nakikita minsan, Lord, give us, Lord God, that kind of faith. Give us that kind of strength. We want that kind of faith, Lord God. Lord, take complete charge, Lord, of every life, of every people who are tuning in. Lord, kaisa kami sa pananalangin, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, na naka-online, naka-tune in ngayon sa amin, Lord God, na ikaw, Panginoon, yung magbibigay, ikaw yung magsusupply ng lakas ng buhay ng bawat isa. If some of us, Lord God, are asking, Lord God, to wait patiently, Lord, dun sa health namin, Lord God, if we are asking, Lord God, yung word na patience, Lord God, na mag-antay sa tamang plano mo sa buhay ng bawat isa, Lord God, supply us. Supply us the faith. Supply us the faith, Lord God, that you will prove into our lives that you are moving in our lives. Lord God, papakita mo kung sino yung Diyos na sinasamba namin, Lord God. We will see how good you are in our lives.
we will see, we will reap the harvest, Panginoon, ng pag-aantay. And Lord, we are excited. Dahil Panginoon, ngayon pa lamang we claim na tagumpay ka sa buhay ng bawat isa. We claim that kind of faith. We claim that kind of patience. We claim that kind of gift of faith that comes from you sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, take hold, Panginoon, take complete charge sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po kami, Panginoon, at nananampalataya kami, naniniwala kami na may gagawin ka. Panginoon, sa lahat ng aspeto, Lord, sa work namin, sa pamilya namin, our ministry na kinagagalawan namin, sa church na kinabibilangan ng buhay ng bawat isa, sa lahat ng pinanghahawakan ng buhay namin, even mga kamay namin, you will bless the works of our hands. You will give us strength to carry on, Panginoon, ng lahat ng binibigay mo, Lord God. We are indeed, Lord God, we can wait patiently. We are declaring that kind of gift of faith that comes from you sa buhay ng bawat isa in Jesus. We claim that. Lord, to give you all the glory and praises and adoration in Jesus. Okay, palakpakan po natin si Lord. Lord. Ayan. Magandang mapagpalang gabi din po sa inyong lahat. So, kami po ay dito, hindi lang dito natatapos. Actually po, there are still times na magigising ka na lang sa umaga kasi God will wake you up to pray. Marahil ikaw yun, kapatid. Pray. Kung ikaw yun, just pray. Marahil ikaw ay minsan hindi ka nakakatulog at siguro nakakalimot kang mag-pray, manalangin sa gabi, pray. Marahil ikaw ay hindi makatulog kasi God wants you to pray. Ayan, we encourage each and every body of us. Dito po ako magtatapos na. We have to pray for one another and wait patiently with God. With faith na galing sa Panginoon. Kasi yung pinaka-true source ng kayang magbigay ng pag-aantay sa buhay natin or para mas lalo tayo makapag-antay dun sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa is through God lang. Sa lang yung source na kayang magbigay sa atin. So, I am again, Pastora Shekainah, at bumabati po kami ng magandang pagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. And continue po, you can message me, you can message Pastor Roel, you can message Pastor July, or even J1 Word Dubai page for your online prayer request. Maraming salamat, and to God be all the glory po. Click here! Click here! Click here! Click here! Click here! Talpak mo dyan! Click here! Ala eh, click here! Click here to subscribe!